Ang mga nanay natin ang ating gabay mula kapanganakan natin sa mundo hanggang sa maging ganap tayong tao. Marami ang nagsasabi, hindi naman responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Pero sana, kahit pamahirap ang buhay, ay huwag nating kalimutan na suklian sila kahit sa maliit na paraan. Lalo na ang mga magulang na ibinuhos ang lahat para matupad ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Pisikal na pananakit at masasamang salita. Sariling anak din mismo ang nagparanas nito sa 72 taong gulang na si Nanay Teresita. Kahit anong hirap ko dating maliit pa sila, maglabandera ako para lang mabuhay sila. Sobrang sakit. Pero ang inaano ko lang, dasal na lang ako ng dasal sa Diyos. Ang sanhi ng mga alitan ay nag-ugat daw sa mga chismis ng dating katulong ng anak ni Nanay Teresita. Tiniis ni Nanay Teresita ang pagmamalupit ng kanyang anak na babae alang-alang sa apo na may espesyal na pangangailangan na napamahal na sa kanya. Normal lang ang alaga ko sa kanya. Hindi ko siya iniisip na special child siya, hindi. Umabot ang kanilang gulo sa pagpapalayas kay Nanay Teresita ng anak niya. Uuwi na lang ako sa Cebu. Nang makauwi si Nanay Teresita sa kanyang probinsya, naging tahimik at maayos na ang lagay niya. Hanggang sa nabalitaan ni Nanay Teresita ang sitwasyon ng kanyang apo, nagwawala raw ito at hinahanap siya. Hindi kayang tiisin ni Nanay Teresita ang nangyayari sa apo. Bumalik ka na lang dito kasi kawawa naman si Jiar, hinahanap ka. Hindi na tayo mag-aaway. Mag-ano na lang tayo, patawarin mo na lang ako. Parang gumaan yung loob ko, sabi ko, yung dasal ko ni Senior Santo Niño na ano ata na natupad. Ito na rin ang nagbigay daan sa pagkakaayos ng mag-ina at muling pagsasama nila sa iisang tahanan. Mahalaga sa akin na meron kaming patawaran sa isa't isa kasi may mga anak din po ako, nanay din po ako. Ayon sa eksperto, ang mga ganitong pangyayari sa loob ng ating tahanan ay mainam na nareresolba ng agaran. Kagaya sa nangyari kay Nanay Teresita at sa kanyang anak. Ang nagsasuffer ay ang ating mga magulang, ang ating elderly, especially kung may alitan ang magkakapatid, ang mga in-laws, di ba? So ano yung effect sa kanya? Magkakaroon ng physical. Why physical? Kasi hindi yan na makakain, hindi makatulog. And then yung trauma, emotional, mental. So yun. So yung ating elderly ay pwedeng magpunta sa pinakamalapit ng barangay Baudes para yung kanyang mga problema. Ngayon, kung ang perpetrator naman ang nagkaroon ng cause ng kanyang, ano, ng kanyang problema ay ang pamilya niya, pwede po nating ilapit ito sa ating ano, DSWD. Ngayon ay makakausap ko na ng personal ang mag-ina. Ay, Nay! Ay, good evening! Ako si Vicky Morales at kayo po ay nasa wish ko lang. Salamat po! Ngayon po, ano yung gusto niyong sabihin po sa anak niyo? Walang pasalamat din ako kasi naging nagbago na siya. Nagkasundo na kami talaga. Kaya naman, ano gusto niyong sabihin kay Mami? Siyempre, lahat tayo, di ba yung Mami, iba. Apo. Yung mami parati talagang nandiyan eh. Pero pakita ko sa kanya na concern ako. Masabi mo na ba sa mami mo na mahal mo siya? Mahal mo siya. Mahal ko yung anak. Siyempre, mahal din kita kasi anak kita eh. Bunso ko siya eh. Opo. Kahit anong, minsan kasi may mga problema siya, dinadasal ko maging maganda ang buhay niya. Yun lang. Ano yung pinaka mahalagang bagay na ginawa sa'yo? Yung tinulungan ako sa mga bata. Kasi single mom kasi ako, ma. Ano na ito? May mga hinanda kaming surprise para sa inyo. Ano po? Ang ganda mo surprise talaga. Lang. Ayan, Nay! Surprise! Dito muna tayo, Nay. Oh, di ba bagay ito sa inyo, Nay? Hatid namin ang mga negosyong ito sa kanya. May mga kakanin at palaman pang merienda, ready-to-wear clothes, at soap products na pwedeng ibenta. Pati na itong automatic water vending machine. Nadalo sa school ba? Sa school, oh, yan. Yeah. Tama, oo nga. Marami. Bili ng mga booking ng ganyan. Ganito na lang. Iri-refill na lang nila yung mga water bottle nila. O malamig pa. Di ba?
Siyempre, kakalimutan ba naman natin ang apo niyang nagbibigay ligaya sa kanya? Para maipakita pa ng kanyang apo ang talento nito sa pagguhit, ay meron na siyang kompletong art materials. Hindi mawawala ang wish ko lang savings. Wish ko lang savings para po sa inyo. At tulong medikal naman para sa kanyang mga pang-maintenance na gamot. Thank you po. Sige, Nay. Wow. Mabigat ba, Nay? Hindi, okay lang. Nininig lang sa tuwa. Minabuti na rin naming isama si Nanay Teresita sa isang doktor para ipatingin ang iniinda niyang sakit sa tuhod. Doon sa tuhod niya, no? So kailangan din kasi ng ultrasound dito para tignan natin kumusta yung mga ligaments niya, yung litid niya. Eh, nagbigay din ako ng mga gamot niya for the nerves. Ituloy-tuloy na ang masasayang alaala ng pamilya dahil sagot na namin ang bakasyon niyo sa resort na ito. Iiwan namin sa mag-ina ang gold necklace na ito bilang tanda ng tunay at matibay na pagmamahal nila sa isa't isa.